Please give us an update po dito po sa Socorro po. Yes, Pats, no, bigyan ko lang kayo ng konting background. Mm-mm. Before the privileged speech of Senator Ontiveros, actually may nangyayari na inaksyonan namin. Uh-huh. Okay. Oo, it started way back in April of 2023. Mm. Na meron pong pumunta sa aking opisina at nagsumbong na meron ngang mga pangyayaring violation of human rights, no? To make the long story short. Mm-mm. So with that, I was also able to get hold of a letter coming from the mayor of the municipality of Socorro na meron ngang ganong pangyayari as alleged, no? Mm-mm. By the victims na mga tumakas galing doon sa kabundukan na pumaba doon sa Patag, no? Mm-mm. So again, that was the time that triggered me to issue an executive order number 18, mm-hmm. no, to create the provincial interagency task force, okay, and conduct an investigation with regard to the claim of the victims na human rights, no? Yeah. And also, kasama po yung mga minors na present po doon sa Senado, no? Walo po silang lahat during that time, around May, pati mga adults, mga ano sila eh, 18 lahat-lahat, yeah. Ni-rescue po namin sila. Wow, kami okay. po at provincial government ang nag-rescue with the request of Mayor Tim Kang. No? Tapos, hinaus ko po sila sa Kapitolyo for 21 days. Wow. No? Uh-oh. And then after that, of course, there were some cases filed in court with regard to the habeas corpus, etc. Mga gano'n, no? Mm-mm. So, tinen over namin back sa municipality of Socorro yung mga minors and adults. Mm-hmm. So, yung aming interagency task force na create, of course, involved different national agencies, yeah. including the NBI. So, there were findings, no, based on the investigation na as claimed by the alleged by the victims, no, na meron po talagang nangyayaring parang qualified human trafficking, kidnapping, wow. serious illegal detention, and then the violation of Republic Act 11596, which is prohibiting the practice of child marriage, and other po. So the NBI filed the case sa Provincial Prosecutor's Office in Surigao del Norte. However, yung mga respondents po, sila kung tawagin, Senyor Aguila, former board member, and the rest, filed a motion to inhibit. So, yung provincial fiscal ng Surigao del Norte po, finorward yung case sa regional prosecutor's office sa Butuan City, and in turn, finorward po sa Bayugan City for further investigation. Okay. So, hopefully, around second week of October, sabi nga na they would come out with a resolution. Governor, so, po. Opo, Governor, bigyan ko lang din ho ng bahagi kasi yung hong kinumpirma ng dalawang DepEd officials na may halos 800 mga estudyante daw ho na hindi nakapasok sa eskwelahan at meron silang tinatawag daw na parang ghost town dyan sa Socorro. Ito ho bang mga batang ito sa kasalukuyan po ba nakabalik na ho sa kanilang mga paaralan para makapag-aral ulit? Ayun po ang pagkakaalam ko with the investigation na ginagawa po sa Senado, mukhang hindi pa po. Kasi po, yung wedge, alam mo, nung sinasabi nga parang nag-drop out, no? Ganong karaming estudyante. This happened in 2019, according to our investigation. Kasi ang reason naman po na umakyat po sila sa kabundukan, dahil po dun sa earthquake na nangyari sa Surigao, kung natatandaan nyo, yes. isa po kami sa naapektuhan noong 2017, no? However, merong follow-up earthquake noong February 2019. Yes. Na, oo, ito nga pong kanilang tinatawag na Senyor Aguila, eh nagsabi na guguho at malulunod na yung buong isla ng Surigao at ang matitira ay itong bundok dito sa munisipyo ng Socorro. Mm-hmm. So, right after
it was around June of 2019 when they started na nag-akyata na po doon sa bundok na tinatawag nating Sityo Kapihan sa Barangay Sering. Governor.